Welcome back, mga Kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay na naman po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media, mga Kaaldab. Well, pinakalatest na nga po itong mga kumakalat ngayon na talagang pinagpipiestahan po ng mga netizen. Medyo nakakatuwa po dahil may mga bagay-bagay po sa social media na mahirap magsalita, mahirap ipaliwanag, pero kita nyo naman po at ramdam ninyo kung ano nga po ba talaga ang relasyon nila Mengay at Isoy. Kahit papano, mga Kaaldab, hindi na po talaga sumang-ayon pa si Richard Folkerson na paghiwalayin po sila ni Main Folkerson, na kahit sa salita lang po o kahit sa mga interview, hindi po nagawa ni Alden na basagin ang Aldab Nation, na nakakataba naman po ng puso. Pero nang dahil din po yan, mga Kaaldab, nabatikos po ng gusto si Richard Folkerson Jr. Real talk yan, mga Kaaldab. Pero gaya po ng akin laging sinasabi, mga Kaaldab, kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang video po natin pagkatapos mong panoorin. At eto nga po, nagpakilig si Ruro at si Bianca, mga Kaaldab. Respeto na lang po sa mga taong bulag at bingi sa katotohanan, na mas kinilig po talaga ang Aldab Nation yung mga panahong gaya po niyan. Ito po yung isa sa mga kaganapan na hindi po natin makakalimutan. Mga kaganapan na kapag may kinikilig at nagpapakilig nga po sa Itbulaga, hindi po natin may iwasan na ipares nga po si Mengay at si Richard Folkerson Jr. Although sabihin natin na si Bianca yan tsaka si Ruru, baka may mag-react. Ang ibig ko lang sabihin, mga Kaaldab, ito yung mga panahon na yung harutan nga po talaga ng dalawa ay hinding-hindi mo makakalimutan. Yung tipong wala na nga po yung mga video na yan, nabaon na sa limot, pero kapag ka-Aldab ang pinag-uusapan tapos may mga ganyan, talaga naman pong kinikilig lahat po. Real talk to, mga Kaaldab. Sinasabi ko lang po para lang po sa kaalaman ng lahat, para lang po sa mga dumadaan sa channel ko, sa mga bumibisita. May mga video po akong inilabas. Well, pasintabi lang po sa mga Aldab Nation na baka hindi nyo po magustuhan yung mga video na nilabas ko nga po, mga Kaaldab, patungkol po kay Congressman Spotted at kay Mengay. Sinasabi po kasi nila na kilig to the max daw nga po yung video na kung saan umaten nga po si Congressman Spotted, kasi nandun naman po si Paolo, nandun naman po yung legit double card, especially yung mga LGBT community na, o yung mga Becky na kaibigang matalik ni Ma'am Ala, na hindi na lang po pinakita sa camera, at si Paolo Ballesteros, mga Kaaldab, na naandun po pero hindi masyado siya nahagip ng camera. Respeto na lang po sa mga taong masasabi natin na kukunting legit double cards lang doon yung pumunta. Hindi po, marami po talaga. Ang problema lang, mga Kaaldab, wala po kasi silang makuhang video na magpapatunay na kilig. Bali, pinapakita nilang video, yung iisang video lang po at paulit-ulit lang po . Kaya nga po si Mr. Destiny, ako po, mga Kaaldab, nababatikos din ang gusto ng mga main fanatics. Kinukuha ko daw lang po yung mga anggulong hindi magkatabi, malayo yung pagitan. Ibig po nilang sabihin, yung mga video daw pong ina-upload ko, malayo si Congressman Spotted, tulala si Mr. Spotted, yung ang pinago ang laging kinukuha ang kuraw-law po yung pag-uusap ni Mengay at ni Maha, ni Ma'am Alan. Hindi ko daw po kinukunan yung tama. Anong tama? Wala naman po talagang video na nakapag-uusap si Mengay ng matagal. Yung tipong na ina-upload natin kapag kay Richard Folkerson, yung mga throwback video, parang gusto po nila yun po yung gawin ko. Hindi po ba? Alam nyo naman po, pagdating sa mga kuha ng ganyan, talagang marami tayo nyan. Hindi po ba? Basta't Alden at Mengay ang pinag-uusapan. Yung po daw yung gusto nilang makita sa channel natin, na tapos babasagin ko raw po. Wala po . Gustuhin ko mang kumuha ng ganun para ipakita sa inyo
Eh wala. Ibig sabihin, sila lang po yung gumagawa. Kaya sinungaling po mga ka-Aldab yung mga naandyan sa loob ng mga main fanatics at Armin. Real talk mga ka-Aldab. Kasama nyo po si Christy Permin. Ano po masasabi nyo? Gayong etong kumakalat na sinasabi daw po na umami na nga po daw si Richard Polkerson. Sinabi na nga po daw ni Richard Polkerson, wala silang relasyon ni Mengay. Kumbaga, wala silang anak, may kaibigan lang po daw sila. Mag-love team lang. Ano po kaya ngayon? Tapos ano po nga yung sinabi nila kay Daddy Bay? Real talk mga ka-Aldab, ano kaya yung epekto ngayon kay Christy Permin? Ito yung lumalabas na sinungaling po talaga sila. Yan ang sinasabi ko. Ako mga ka-Aldab, for the record lang po, never po tayong gumawa ng issue na sa tingin po natin at alam po nating hindi totoo. Ako mga ka-Aldab, di po ba sinasabi ko naman po sa inyo, pag ako nag-upload ng mga video, 101% legit po yan. Base po yan sa mga komento. Kaya nga po tayo nababanata ni Mirna Baluyot eh. Di po ba? Kapag nag-upload ako, minsan siya yung topic, galit na galit agad sa atin. Di po ba? At least normal lang po. Di po ba, madam? Yung mga ina-update natin, totoo. Walang halong panlilin lang. Walang halong pandaraya. Kumbaga, kung ano man po yung mga komento sa kanya, yun lang naman po yung ina-update natin. O ngayon, may update siya katong patungkol po sa relasyon ni Mengay at Isoy na ganto ganyan. Hindi na natin, kumbaga, alam ko naman po kung anong ibig niyong ipunto. Kumbaga, hindi na tayo magre-react dyan kasi, kumbaga, dito tayo sa gustong-gusto ko talaga at naiinis po ako sa mga kumalat na issue na yon. Real talk, kasi ako, siyempre, apektado po tayo kasi sabi ko nga po sa inyo, ikaw, Mr. Destiny, kala ko ba updated ka? Kala ko na ba lahat ng mga kaganapan, alam mo? Eh bakit wala kang mapakitang masabi man lang sa naganap nangyari na sinabi daw ni Richard Polkerson kay Christy Permin na ganito ganyan, tinex siya, etc. Paano ko pong malalaman? Eh gawa-gawa lang po pala niya. Wala naman po pala siyang matibay na ebidensya at pruweba. Ginatungan niya lang yung mga main fanatics para kampihan siya. Para sa bandang huli, siya po yung papansinin, siya po yung magiging kaibigan. Eh wala eh, basag siya eh. Anong masasabi niya po ngayon? Di po ba wala? Nga. Ngayon, sino po yung sinungaling? Sino po yung nagsasabi ng fake news? Di po ba? Masakit na salita pero yan po yung katotohanan. Kapag ka kasi nagsabi ka ng fake news at bumalik sa'yo, masakit yan. Pero kung totoo naman po yung sinasabi mo at sa tingin mong tama ka, kahit sabihin nilang fake news, hindi mo mararamdaman. Sigurado to, tahimik na tahimik po siya, no? Si Ogie Diaz, hindi po nag-react eh. Ewan ko lang po kung ano yung sasabihin ni CF. Well, hanggang dito na lang po yung updates natin. Mga kalda ba, comment na lang po kayo.